So guys, nandito po lahat ng mga ingredients na gagamitin natin. Lalagay ko na lamang yan sa description box. At ang ipapakita ko dito sa video ay kung paano ko ito ginawa. Ano yung proseso, ano yung mga kaparaanan. Gaya nito, bakit may ham? Ano ang gamit ng ham? At ano ang gamit ng osterizer? Panoorin niyo pong mabuti at ilalagay ko rin yan sa description box in full detail. And I will be giving all the ingredients and all the instructions. Kaya sa lahat po ng manonood ng videos na ito, kayo ng mga naandyan, pwede po ba na i-request ko na pakishare naman ito sa ibang kakilala nyo. Para naman marami pa ang matuto. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag pong kakalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe at pindutin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Yun pong bell all ang pindutin ninyo. So alright, pagkatapos natin ito na i-chop ng pino, lalagay natin ito sa osterizer. Then sunod na ilalagay natin dyan ay unahin natin ang mga dry ingredients muna. Then last na ilalagay natin ay ang mga liquid. So the next thing we do is osterize these ingredients. Pisa natin sa low speed muna, so 1, then 2, then jump tayo sa 7 para pinong-pino. Kahit hindi mo nagamitin ang 10. So ayan, few seconds lang, tapos na. Now the next thing we do is ilagay na natin ang ating ground pork dito sa ating stainless na mixing bowl. Sunod nating ilagay ang osterized na mixture ng ating mga ingredients at ng ham. At sa inyo po ng mga interesado para gawin ito, ito po yung sinasabi ko na secret. Actually, hindi na siya secret kasi nireveal ko na ngayon. So, ang ground pork natin na ginamit dito ay hindi lang yan basta ground pork. Twice ko yan pinagiling para pinong-pino. Isa pa, nag-research po ako talaga niyan kung paano siya ginagawa. At nakita ko yung mga ginagawa nila. Kakaiba, sinubukan ko, wala akong nagustuhan. Tingin ko hindi nila inilabas lahat ng mga sangkap. Ngayon, panoorin niyo po habang hinahalo ko ito. Una, pino-fold ko lang muna kasi medyo mabigat haluin yan. Dahil nga twice na giniling yung ating baboy. Kaya madikit talaga siya at makapit. So habang hinahalo ko yan, nararamdaman ko yung bigat kasi dumidikit na siya ng husto doon sa ground pork, yung inilagay natin na mixture ng ham at mga ingredients. Ayan. At makikita nyo yan mamaya kapag hinahalo ko na at makuha ko na yung consistency, makikita nyo na kahit ilagay ko dyan sa spatula at ihulog ko, kapit na siya. Ibig sabihin, ang ganda na ng consistency. So, maganda ang kalalabasan yan kapag ka niluto na natin. Ayan, nakita nyo. Ngayon, tingnan nyo sa malapitan ang ating mixture. Makikita nyo na ang kanyang kulay ay litaw na litaw, yung pagiging pinkish niya. Dahil po yan sa ham. Malaki ang naitulong ng osterized ham dahil aside from the color, nagsilbi rin ito na pinaka-binder ng ating mixture. Kaya napakaganda ng ating consistency. Nakikita niyo, ang ginamit ko dyan na mold o hulmahan o lalagyan na pinaka-container ay yung empty can ng Spam para makita ko yung gaano karami ang laman nito. Kasi originally, ang talagang laman niyan ay 340 grams. Pero this time, ang inilagay ko po dyan ay 400 grams. So, pwede nyo akong tanungin kung ano ang option kung wala na mga empty na container. Well, ang ating alternative po ay yung ginagamit sa paggawa ng leche flan, Llanera. Yan sa video, nakita nyo na lagpas sa ibabaw ang aking inilagay dahil 400 grams po yan. Ayan, makikita nyo po sa gamit ko na calibrated na weighing scale, 400 grams. Ayan, tingnan nyo pong mabuti. So, kaya reminder lang po ulit,
Please don't forget to share this recipe. At sa lahat po ng mga viewers na hindi ko pa subscribers, paki naman, pa-subscribe naman. Wala naman pong mawawala sa inyo, di ba? And of course, malaking tulong po yan sa mga kagaya namin na gumagawa ng mga tutorial, lalo na sa mga ganitong bagay. Mga pagkain, mga processed food na wala kayong gagastusin kundi manood lamang ng ilang minuto. And by the way, ang reciping ito ay hindi po ako gumamit ng any preservatives kasi po kadalasan sa mga preservatives na ginagamit sa pagkain ay nagkukos ng cancer. Kaya sa mga nakakaalala sa inyo, ipinagbawal yun ng gobyernong gamitin. Kaya ito pong product natin ito ay safe na safe. At mind you, ang ginamit ko po dito ay almost 10% lang ang fat na meron. At isa pa, ang ginamit ko rito na parte ng karne ay yung pork shoulder or kasim. Ang yield po sa 1 kilo na ground pork ay 4 lang na tagpo 400 grams. At doon po sa mga interesado na gawin ito, pwede po kayong mag-comment at babasahin ko po lahat ng mga comment dito sa comment section para mabigyan ko po kayo ng sagot. Pwede nyo po kasi ito gawing pang-negosyo. Actually, ginagawa ko ito at may mga umu-order sa akin yan. Proven and tested na po yan dahil matagal ko na po itong ginagawa. Ngayon ko lang inilabas dahil sabi ko baka may mga interesado na gawin itong pang negosyo. So wala po itong inhibition at ito po ay legitimate na recipe. Actually, idinagdag ko na po ito sa aking cookbook. So ayan, nakita nyo, 4 lang ang nabuo. Ngayon ay lalagyan naman natin ito ng takip at ang ginamit ko rito ay aluminum foil. So kung meron kayong nabibili na mas makapal, mas maganda. And now, kung gusto nyo ma-secure mabuti ang pagkakalock nyan, pwede kayong gumamit ng butcher's twine para talian ito palibot. At yan nyo pwede ilagay ang tali sa may pinaka-leeg or sa ibaba ng brim ng container. Pero kung ang gagamitin yung molder ay llanera, hindi na kailangan itali, pasobrahan nyo na lang ang foil para ma-fold nyo siyang mabuti at mag-lock. And by the way, first time ko ito na gumamit ng ganitong molde, yung mga empty cans ng spam. Ang ginagamit ko talaga ay yung llanera. Yan po ang actual measure. At kung di nyo makatch up dito sa video ito, ilalagay ko po yan sa description box. So ayan, tapos na tayo maglagay ng cover nito na aluminum foil. Ready na po yan para i-steam natin. Yan pong gamit namin na steamer ay pwede rin po yan na deep fryer. Double purpose po yan. Ngayon ay ilalagyan na natin ito ng tubig. Actually, ang nilalagay ko na lalim ng tubig dyan ay halos 1 inch lang. Tama-tama yan kasi 15 to 20 minutes lang. Luto na yan. Hindi po pwede na ma-overcook. Liliit ng gusto yung ating spam. So, yung tagal po ng pag-steam ay depende po yan sa dami ng inyong lulutuin. Pero dahil dyan, apat lang, ang ginawa ko dyan ay 15 minutes lang. Naglagay ako ng timer at tamang-tama lang pagkakaluto niya. Sa pagluluto po, huwag kayong matakot na magkamali. Huwag kayong matakot na mag-eksperimento. At huwag din kayong matatakot na magkamali kasi diyan tayo natututo sa pag-eeksperimento. Naalala ko nga pala, shout out kay Miss Chabilita Marcos ng Chabilita's Kitchen. So ayan guys, sa ginamit ko na steamer, sakto lang talaga yung 4 na piraso. Okay, simulan na natin itong lutuin. Pakuluin muna ang tubig bago ilagay yung pinaka-steamer niya. Pwede na ilagay, ano pa hinihintay mo? Nang aano ka eh. Ayan, nilagay din. Gusto pang napagsasabihan. At dahil kumukulo na ang tubig niyang kanina nung isinalang natin ang ating steamer, iset nyo na kaagad siya sa timer ng 15 minutes. Ayan, so after 15 minutes, pwede na siyang hanguin. Kaya pinatay ko na yung kalan. Yan, i-zoom in natin ang ating niluto. May makikita ko kayo dyan. Ayan o, nabutas. Bakit? Hindi siya malabon. Hindi siya makapal na foil. Kaya kung naalala nyo, sinabi ko sa inyo kanina na kung bibili kayo ng foil, yung medyo makapal para matibay at hindi siya
mabutas. Meron po kasing pressure yan sa loob ng container na pinaglagyan natin ng ating mixture. Kaya sisingaw at sisingaw yun, maghahanap ng malalabasan yung pressure ng init. At ang tawag doon sa pressure ng init ay pressure. Ayan guys, oh, luto na. Perfect. So ayan, magbubukas tayo ng isang piraso niyan at tingnan natin yung outcome na sinasabi ko. Yun oh, ganda ng kulay. Pink na pink yan sa tunay na buhay. Medyo paggabi na kasi noong nag-shoot ako ng video na to. Ayan guys, pag naalis yan sa molde, makikita nyo, buong buo. Lalo pa kung ginamitan natin yan ng mixer sa paghalo kanina. Sa susunod ay gagawa naman ako ng sausage. Abangan nyo na lang. Gusto nyo bang mag-viral ito? Share nyo po sa inyong mga GCs at sa mga kakilala nyo at kaibigan. O kaya naman, share nyo kay Lolo. Ayan guys, tignan nyo, once na na-slice na, ganda ng kulay niya, talagang pink na pink. Kala mo yung original na spam. Di ko na ito lalagyan ng music background. Eh yung kahol ng aso, sapat na eh. Diba? Kamote talaga. At dahil tatatlo lang kami nakakain yan, so tagdadalawa, tamang-tama yan sa breakfast. Tas, may kaping barako. Nako po. Pero maganda rin na sabayan yan or ternohan ng sunny side up or kaya ng egg omelette. O ayan, pasado ba? You know, tingnan nyo pong mabuti. Pink na pink. Wow! Lamig kaayo. So ano pa hinihintay nyo? Share nyo tong video na to. Ako po, kapag nakakapanood ako ng video, lalo worthy naman para i-share, sinishare ko talaga. Para hindi sayang, nag-effort kasi ang gumagawa ng mga content na yan. Kaya ang tawag sa atin ay content creator o kaya influencer. Diba? Anyway, so much for that. Prituhin na natin to para lalong mas masarap at mas mabango. Kunti lang na mantika, tapos non-stick ang gamitin para hindi siya dumikit, obviously. Ang apoy, medium high lang ang setting para hindi masunog. Okay, we're done with this. So, ayan. Kita nyo, ganda ng pagkakaluto at ang ganda ng kulay. Ayan o. Ayan, at dahil umabot na naman kayo hanggang dulo, maraming maraming salamat po at ulitin ko po, pakishare naman po ng videong ito. At kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to subscribe.